Welcome to the PNP's LTOP application system. Today, you are taking the first steps to becoming a responsible owner of firearms. Before we begin, we would like to remind you that the PNP presumes that the documentary requirements to be submitted to the concerned office are authentic. Otherwise, appropriate legal action may be undertaken. Let's get started. Open your browser and proceed to feosystem.com. For new applicants, click Create Account. Fill in the required information like your first and last name, email address, preferred password, gender at birth, and date of birth. Click the box to agree to the terms and conditions of the site. Once you click to submit the information, it will return you to the sign-in page when creation is successful. Enter your email and password to proceed. Now finish filling up your profile information on the required spaces. Remember, you need to upload a proper face photo, your primary address, mobile number, and information about your next of kin. Before you can proceed to the next step, your photo must be clear, not more than 6 months old, does not wear any glasses or caps or headgears against a plain background, and looks similar to a 2x2 identification photo. Edited photos are not allowed. Save your data. After submitting, you may be asked if you have new or existing LTOP. If you have an existing LTOP, you need to encode your existing LTOP number found in your LTOP certificate. If you are a new applicant, kindly proceed to the next step. After encoding your LTOP data, you may now renew your expiring or expired LTOP by clicking on the Renew option under the LTOP application tab. You may also process your firearm registration renewal, new purchase, transfer, or donation by clicking on the Firearms Registration tab. Click on the Select Services box located on the top of the page. For new applications, click on the list to apply for a new LTOP. Select FEO or the nearest RCSU for document submission in your area. Applicant type and license type. If you are not an antique firearms collector, a gun collector, or a sports shooter, please do not click on the appropriate box. After choosing the transaction type and selecting the appropriate options, click on Proceed to be transferred to the page when you may upload your requirements. Your application will be viewed, and upon approval, you will receive a notice to proceed with your payment. Payment options will be shown later in this video. Your application will undergo online evaluation to make sure that the documents submitted are valid, clear, and free of errors. If a document appears to be invalid, you will receive a notification. Updates to your application can be viewed on your account. Once approved, proceed to your preferred payment service to pay the proper fees. Make sure that you have the correct reference number before paying. Upon payment of fees, you will be asked to upload your proof of payment and to select your preferred date to submit original documents to your respective FEO office or RCSU. Upon submission of your documents, your registration certificate will be issued. And you're done.
Now you are a licensed, responsible firearms owner. Thank you for taking your time watching our instructional video. If you have any questions or inquiries, please check our website or visit our offices. This is a service of the PNP Firearms and Explosive Office. Magandang hapon Region 1, magandang hapon FB World. Isang linggo na naman po ang lumipas, kaya nandito muli ang Pro One on Air, keeping you informed upang magbigay ng impormasyon po sa inyo. Ako ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Christine Faith Cabanting ng Police Regional Office 1 sa pamumuno po ng ating buting Regional Director, Police Brigadier General John C. Chua. Isa sa mga kampanya ng pambansang pulisya ngayong Barangay in Sangguniang Kabataan Election o BSKE 2023 ay ang campaign against unrenewed firearms, lalo na sa mga elected officials. At para pag-usapan po ito ay kasama natin ngayon, hapon, ang Assistant Chief ng Regional Civil Security Unit 1. I-welcome po natin muli dito po sa Pro One on Air dahil pangalawa na po niya ito. Police Lieutenant Colonel Regina Abanales, ma'am. Magandang hapon, Faith, at sa lahat ng ating ka-Pro One on Air, lalong-lalo na ang mga taga-RCSU1 na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel na Cor Baucas. Nabanggit po kanina natin, ma'am, yung kampanya ng PNP na campaign against unrenewed firearms ngayong BSKE 2023. So ngayon po, ma'am, ano po ba ang role ng Regional Civil Security Unit 1 o RCSU 1 kung firearms po ang pag-uwi? Actually, yung RCSU 1 is Regional Office ng Civil Security Group na may dalawang sangay, yung SOSIA at saka yung FEO. So, yung FEO, yun yung nagre-regulate sa paggamit o pag-possess ng baril. So, bilang regional office or counterpart ng FEO, ang RCSU1 ay siya din yung namamahala sa pag-renew, pag-process ng renewal ng firearms registration, ganun din ng license to own and possess firearms. So, bilang isang gun owner po, pinag-uusapan na nga rin po natin itong firearms. Ano-ano nga po ba ang responsibilidad ng isang gun owner? Well, bilang isang responsible gun owner, dapat inire-renew nila yung kanilang license to own and possess firearms at firearms registration on time. So, bago pa dapat magpaso yung kanilang license to own and possess firearms at firearms registration, ina-applyan na nila ito ng renewal. So, at saka, syempre, kailangan yung kanilang baril kung wala naman po silang PTC-4 o ngayong election period, suspended yung PTC-4. So, kahit na meron po silang PTC-4, bilang responsible gun owner, hindi po nila dapat dalhin yung kanilang baril kung saan man sila pumunta. Ngayong BSKE 2023, ma'am, isa sa mga kampanya ng PNP ang campaign against unrenewed firearms, lalong-lalo na sa mga elected officials. So ano po ba yung significance ng kampanya ito? Well, actually, kahit wala pa yung BSKE 2023, meron na tayong kampanya against unrenewed firearms. Yun lang ngayon, we also focus on elected officials kasi syempre, dapat yung mga elected officials natin ay maging magandang ehemplo sa ating mga other firearms holder. So, yun yung significance niya kasi dapat maging ehemplo sila. So, sila yung nangunguna sa pagre-renew ng kanilang firearms registration at license to own and possess firearms para gayahin ng ating ibang mga firearms holder. Pag nakikita nga naman na yung mga elected officials dumadaan sa proseso, maiinggan nyo yung ating ibang mga firearms holder na i-renew din yung kanilang license to own and possess firearms at firearms registration kung ito ay
malapit ng mapaso or paso na. Okay, so sa mga owners mo ng unrenewed firearms, ma'am, ano po ba yung mga dapat nilang gawin? Well, pag expired na yung kanilang firearms registration, kailangan i-renew na nila ito. Kung hindi pa nila maharap na i-renew, kailangan i-deposit nila yung kanilang baril sa police stations habang ipaprocess nila yung kanilang firearms registration renewal. Actually, kung hindi naman expired yung kanilang license to own and possess firearms, napakadali namang i-renew yung kanilang firearms registration. Kasi ang requirement lang noon is kailangan valid yung kanilang license to own and possess firearms. So, kung valid yon, kailangan lang nilang mag-fill up ng firearms registration form at ipanotaryo ito and then isubmit sa aming opisina. Ganun lang po kadali ang pagrehistro, pag-renew ng firearms registration. Kung paso naman po yung kanilang license to own and possess firearms, kailangan i-renew muna nila yon bago nila ma-renew yung kanilang firearms registration. Kasi nga, yun yung prerequisite or requirement para ma-renew nila yung kanilang firearms registration. At napaka-simple, napaka-konti na po ng requirements natin for license to own and possess firearms renewal. And yun yung filled up and notarized LTAP form, yung affidavit of undertaking stating na yung gusto nilang validity ng kanilang LTAP is 10 years, and then yung national police clearance. And of course, kailangan nilang mag-take ng neuro and drug test, which is being conducted dito sa La Union PPO every Tuesday and Thursday, except pag may caravan po tayo. So, continuous po ito, yung neuro saka neuropsychiatric lang mong yung continuous weekly or pati yung tuloy-tuloy yung pag-accept nito ng renewals? Pag firearms registration every day, actually from Monday to Sunday, meron po kaming duty na nag-a-accept ng mga clients natin na gustong mag-renew ng kanilang firearms registration. Yung LTAP kasi, which requires neuro and drug test, kinakandak lang natin Tuesday and Thursday pagka walang caravan. Pag may caravan na nataon yung mga araw na yon, wala po tayong processing dito ng neuro and drug test kasi nga, yung the same team po kasi yung nagkakandak ng neuro and drug test sa ating mga caravans. Just like ngayon, merong caravan ongoing sa San Carlos City, Pangasinan. Yung mga pagproseso ng documents ng mga dokumento ng mga gun owners no? Dito sa Regional Civil Security Office Unit Office mo mismo ginagawa o meron po bang pwedeng puntahan sa mga police provincial offices? Well, actually meron tayong stakeholders assistance centers doon sa Lingayen sa Pangasinan PPO sa Lingayen Pangasinan. Meron din tayo sa SM City Ordaneta. Meron din tayo sa Ilocos Sur PPO. And every Friday, pumupunta din yung personnel natin sa Ilocos Norte PPO para mag-distribute ng cards or mag-receive ng mga application ng ating mga firearms holder. Aside from yung dito sa office namin na every day from Monday to Sunday, nagpa-process or nag-a-accept ng application for renewal of firearms registration at saka LTAP. Yun nga lang, on other days, aside from Tuesday and Thursday, walang neuro and drug test. So, yung documents lang yung pwede nilang isubmit. So, hindi mako-complete yung process. So, kailangan nila pa rin pumunta dito, ma'am, for the... Yes, kailangan nilang mag-neuro and drug test kasi yun yung, aside from the documentary requirements na nabanggit ko, yung tatlo, kailangan nilang maipasa yung neuro and drug test nila to complete the process. So, despite the options, ma'am, hindi pa rin nag-comply yung mga gun owners natin, ano yung kaakibat itong consequences? Well, actually, nagbigay tayo ng mga letters sa ating mga firearms holder na hindi pa nakapag-renew ng kanilang firearms registration. Three notices yon. So, after those three notices, pag hindi pa rin sila nag-take action, pwedeng applyan sila ng search warrant. So, usually, yung mga police stations natin, humihingi sa amin ng initial firearms record verification. Kung yung taong yun,
matagal nang hindi nakapag-renew at nabigyan ng notice na tatlo, pwede na nilang applyan yun ng search warrant kasi may sobra-sobra na ng due notice yung binigay natin kasi 3 notices. So, pwede na silang masubject for search warrant. Ayan. So, sa ating mga ka-on-air, siguro naman po hindi na tayo kailangang dumating pa sa punto na yon. So, kung hindi pa man po natin masikaso yung mga pag-renew ng mga documents ng ating mga firearms, i-deposit po muna natin ito for safekeeping sa ating mga police stations. Yan. So, paano po namomonitor ng PNP ang percentage of compliance ng unrenewed firearms mo? Well, actually, meron tayo kasing Firearms Information Management System. Yun yung system na gamit ng FEO wherein doon namomonitor kung ilan yung nag-expire, ilan yung nag-process. So, doon yung sa listahan naman ng unrenewed, usually every month or twice a month, nagpapadala sila sa atin ng mga kung sino yung nagpaso na. So, namomonitor din nila doon kung sino din yung nagre-renew. Actually, dito sa office namin, meron kaming sariling listahan kung sino yung mga na-process namin ng renewal nila ng LTOP or firearms registration separate doon sa system ng FPO. So ito ma'am yung binababa natin sa police station para sa mga poplan katok parehas ba ito ma'am? Yes, yung FEO or CSG nagbibigay ng listahan sa ating Directorate for Operations and ang Directorate for Operations ibinababa naman ito sa mga police regional offices who in turn downloads those names sa ating mga PPO para ibigay din sa mga stations para yun yung ma-subject nila for revitalized katok. Yung mga bibisitahin po nila, yes. Para encourage na ano. I-remind na kailangan na nilang i-renew yung kanilang license to own and possess firearms as well as yung kanilang firearms registration. Ayan. So mga con-air na mga gun owners natin dyan, marami pong mga pagkakataon ang ibinibigay po ng PNP sa atin. So, huwag na pong mahiya. Ayan. Lumapit na po sa opisina po ng ating RCSU. Kung expired na po yung mga dokumento ng ating mga firearms, ay iayos na po natin ang mga yan. Ano po ang apila ma'am ng RCSU1 sa ating publiko tungkol sa PNP campaign against unrenewed firearms? Well, sabi mo nga kanina, Faith, sana hindi na tayo umabot sa punto na kailangan pa silang applyan ng search warrant. Kasi napakarami naman nating kinakandak na caravan pag may every month actually umiikot tayo sa iba't ibang provinces. And pag may mga request for caravan, yung ating mga local government units, pinupuntahan din natin. So nilalapit natin yung ating serbisyo sa ating mga firearms holder para wala na silang dahilan na hindi nila ma-renew yung kanilang firearms registration. So ang apila natin, pag may caravan po tayo, i-avail po natin yon. Nilalapit na namin yung serbisyo ng PNP, nilalapit ng RCSU1, ng PRO1, sa tulong ng PRO1 at kayong ating mga local government units. So, i-avail po natin yon. Katulad nitong ngayong araw, actually, meron tayong ongoing caravan sa San Carlos City, Pangasinan. So, sana i-avail ng ating mga firearms holder para hindi na nila kailangang pumunta dito sa aming opisina. Lahat naman ng kailangan nila for renewal ay nandoon sa caravan site. Saan po nagpo-post or saan po natin makikita ma'am yung mga caravan, yung announcement ng caravan sa RCS? Meron kaming Facebook page, yun yung RCSU1 CSG. Pinupost namin doon yung ating mga schedules ng caravan. And kung may questions sila, pwede rin silang tumawag sa opisina namin. Actually, ina-advise namin yung mga clients natin that if they plan to renew their license to own and possess firearms on a Tuesday or Thursday, tumawag muna sila sa office namin kasi baka mataon na yung araw na yun, may caravan. So, sayang naman yung biyahe nila. So, may I read yung ating contact number para sa ating mga
ka-on air. So para sa ating globe number 0917-7758-928. Meron din po kaming smart 0998-564-3602. So pwede po kayong tumawag sa ating mga hotline numbers. And pwede rin nyo rin pong bisitahin yung ating mga Stakeholders Assistance Center. Pag magawi po kayo ng Lingayen, meron tayo doon. Doon sa SM Ordaneta, meron din po. At saka sa Ilocosur PPO. So, yun, Faith. Ayan. So, yan. Thank you so much, ma'am. May future activities pa po ba ang RCSC? Well, this coming September 23 and 24, magti-take part tayo sa bagong Pilipinas Servicio Fair na handog ng ating Presidente BBM sa MMSU Lawag City. So, sana pumunta ang ating mga firearms holder na nagnanais na i-renew yung kanilang firearms registration at saka license to own and possess firearms. At saka yung mga approved na yung kanilang application, pwede rin silang pumunta doon at i-submit yung kanilang resibo ng pinagbayaran sa land bank para ma-print yung kanilang card. So, sa caravan site, nagpiprint tayo. So, they give us the receipt and we will give them their license to own and possess firearms or firearms registration card. Ayan. We print while they wait. Wow! So, ayan, kompletong servisyo po ang hatid ng ating ng opisina po ng Regional Civil Security Unit 1. So, ayan mga kakailan po natin sa Ilocos Norte. Huwag pong kalimutan ang schedule ng ating RCSU 1 sa Lawag, Ilocos Norte on September 23 to 24. Yes. Yan. So, see you there po mga ka-on air. Mula sa Regional Civil Security Unit 1, dito po sa Camp Diego Silang, Barangay Carlatan, City of San Fernando, La Union, ang kanilang Assistant Chief, Police Lieutenant Colonel Regina Abanales, ma'am. Yan. So, thank you so much po sa mga impormasyon na inyo pong naibihagi sa amin ngayong hapon. So, sa ating mga taga-subaybay sa Facebook, maraming salamat po. Mula noon, hindi pa rin po kayo nagsasawang iparamdam ang inyong suporta. So, samahan niyo po kami muli sa mga susunod pang Huwebes sa pareho pong oras para po sa ating Pro One on Air, FB Live, keeping you informed. Muli po ako po si Police Staff Sergeant Christine Faith Cabanting. Ako naman si Police Lieutenant Colonel Regina Abanales para sa Pro One on Air, FB Live, keeping you informed. Hanggang sa muli.